Ano ang challenge natin na mga, sabi mo nga, na-encounter natin? Ako, kinukonsider ko number one, the divinity of Jesus. Kasi pagka tayo ay naniwala sa pagka-Diyos ni Jesus at pinaglaban natin ito, same reaction na lang eh, yung Eucharist at yung iba pang sakramento at iba pang mga ating mga aspetong pang ano, pang simbahan. But number one, kailangan may paliwanag mo that Jesus is not only man. No? He is truly God. 100% and truly man. 100%, hindi 50-50. Hindi 50% human, 50% man. Ngayon, bakit naging very challenging sa akin yung doktrina o dogmang ito ng simbahan? Kasi po, very effective ang paraan ng Iglesia ni Cristo kung paano po mandaya. Sa ginagawa mo, Brother Marco, ano yung sa tingin mo challenging na tanong tungkol sa doktrina ng simbahang katoliko na nasagot mo? Well, ang number one na sa akin, ha, very challenging, yung pag-question sa divinity ni Jesus. No? Kasi sabi ko nga sa iyo, we love Jesus, I love Jesus. And then, merong isang kulto, ang Iglesia ni Cristo 1914, kulto yan, ha, hindi po Kristiyanong simbahan yan. Hindi natin tinitreat na Christian ang mga iglesia. Sila po ay kulto, no? At may imprimatur ako dyan, Brother Adrian, si Bishop Broderick Pabillo. Bago ako nagsasalita, tinatanong ko muna. Sabi ko, Bishop, Kristiyano po ba ang iglesia? Sabi ni Bishop Broderick Pabillo, hindi. Hindi sila Kristiyano. Bishop, may imprimatur ako, ha? So, siya. So, ano ang challenge natin na mga, sabi mo nga, na-encounter natin? Ako, kinukonsider ko number one, the divinity of Jesus. Kasi pagka tayo ay naniwala sa pagka-Diyos ni Jesus at pinaglaban natin ito, same reaction na lang eh, yung Eucharist at yung iba pang sakramento at iba pang mga ating mga aspetong pang ano, pang simbahan. But number one, kailangan may paliwanag mo that Jesus is not only man. No? He is truly God. 100% and truly man. 100%, hindi 50-50. Hindi 50% human, 50% man. Ngayon, bakit naging very challenging sa akin yung doktrina o dogmang ito ng simbahan? Kasi po, very effective ang paraan ng Iglesia ni Cristo kung paano po mandaya, manloko ng mga Katolikong walang alam. Sampulan na lang kita, Brother Adrian, sa mga nanonood sa atin. Gagamit lang po sila ng dalawang talata. Dalawang talata lang, just imagine. Ano yung talatang yon? Unang-unang gagamitin nila, Juan 4:24, John 4:24. God is spirit. So, didiin nila yan. Ang Diyos ay espiritu. And then, kukontrahin nila dito sa Luke 24:39. Anong sabi ni Jesus? Si Jesus ang nagsalita eh. Ito ako, may laman at buto. O, so, sasabihin ng ministro, ano ang sabi ni Jesus? Ano ang deklarasyon ni Jesus? Ako'y may laman at buto. Ano ang sabi ng Ebanghelyo ni Juan, John 4:24? Ang Diyos ay espiritu. So meaning to say, babalik-balik nila, ganyan yung kanilang tactics eh. Ano ang Diyos? Espiritu. Ano si Jesus? May laman at buto. Si Jesus may espiritu? Hindi. Ano ibig sabihin? Hindi Diyos si Jesus. Sabi niya yung logic, may point eh. May point. Di ba? Kaya kung wala kang alam sa iyong Catholic faith, ano mangyayari? Ay, oo nga. Kasi ang Diyos ay Espiritu. Basahin mo sa Bible, makikita mo nga naman ang Diyos ay Espiritu. Ano si Jesus? Si Espiritu may laman at buto katulad mo. Ano ka? Tao. O di hindi Diyos si Jesus? Nako, yun ang malaking challenge. At very effective yun. Bakit effective? Tingnan nga ninyo yung arena na pupuno nila ng mga kaanib nila. Sino yung mga yon? Dating Katoliko, brother. Ito nga sabi ko eh. Pag pumunta ka sa kapilya ng iglesia, ha? Magtanong ka doon, sino dating Katoliko dito? Believe me, majority. Ha? Siguro 90 to 99% tataas ng kamay, mga dating Katoliko. Punta ka sa isang parokya bago magmisa, makiusap ka. Magtatanong lang ako, Father, anong tanong? Sino dito ang dating iglesia ni Cristo? Ay, swerte nang may tumaas ng kamay doon na lima. Swerte nang may dalawa.
So nakita mo yung ano, yung kaya ko tinoconsider na very challenging. Kasi ang daming Katoliko na naniniwalang si Jesus ay totoong Diyos, pero nung naturuan, nakapakinig sa kulto ng Iglesia ni Cristo, iniwan yung divinity of Jesus. Ano na lang si Jesus ngayon? Tao na lang. So yun ang ano, yun ang para sa akin, Brother Adrian, ha? Kasi pag naintindihan mo na si Jesus ay totoong Diyos, totoong tao, hindi imposible na ang Eucharistia, no, in form of bread, totoong si Jesus, dugo at katawan. Ganun ang reaction nun. Wow. At ako ay sa laban ng mga ganyan, marami nang nag-a-attempt ng ating buhay diyan, ano? Kasi talagang inilalaban natin 'yan. Nilalaban natin 'yan. For so many years, ay literally nung ako'y reporter po, police reporter ako ng 4 years eh. Hindi ako natakot eh. Pero ngayong nag-apologetic ako, alam niyo yung death threat ay parang almusal na natin. Literal ho yan, totoo yun. No? Nung ako'y police reporter, may binangga akong drug syndicate. No? Talagang in-air ko yung kanilang mga pangalan. At may mga kakutsabang pulis, may kakutsabang mga magistrado, no? In-air natin yun. At tinrect ako, minsan lang, pero hindi ako natakot. Pero dito sa pagiging apologist mo, nasa tabi mo lang kasi yung ano eh, yung gustong kumatay sa iyo. Nakakalat lang sila sa paligid eh. Kaya ako pagka meron akong mga pinangangaralan tungkol sa divinity of Jesus, ang una mong i-consider diyan yung galit na si Jesus ay Diyos. So yun din na magte-threat sa iyo, Brother Adrian. Kaya very challenging. Yun yung karanasan ko. Watching this video, I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi ka updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.